Magandang araw para sa mga mag-aaral ng ikasampung baitang na kasalukuyang abala pa rin sa paggawa ng kanilang self-learning module para sa Araling Panlipunan Kontemporaryong Issue. Welcome po muli dito sa ating YouTube channel na kung saan bibigyan namin kayo ng mga gabay sa pagsagot ng inyong mga gawain para sa self-learning module ng Araling Panlipunan Unang Markahan Module 1 Kontemporaryong Issue. Dadako naman tayo ngayon dito sa ating SES graph. Sabi sa panuto, maging mapanuri, magbigay ng mga isyu na iyong nakikita sa inyong komunidad. Ibigay ang iyong sariling opinion gamit ang graph sa ibaba. Pinapayuhanan kayong gumamit ng hiwalay na papel. Subalit kung kasya pa namang isulat ang inyong mga sagot sa inyong self-learning module ay pupwedeng doon na lang ninyo mismo ito isulat. Simulan na natin. Sabi rito, maglalagay ka ng isang issue. Maaring ito ay panlipunan, kalusugan, kapaligiran, o kalakalan. Depende na yan sa iyo. Maaari kang kumuha sa internet, sa telebisyon, sa radyo, sa pahayagan, o sa kahit alinmang mga sanggunian na iyong piniling mapagkukunan. Ilalagay mo dito ang sanhi, ang dahilan kung bakit naganap o nangyari ang nasabing issue. Sunod naman ang epekto. Mga naging bunga ng nasabing issue, ito ba ay nakabuti o nakasama? Pwede mo rin ilahad dito kung ikaw ay direktang apektado o may naging epekto sa iyo ang isyong iyong isinulat. At sa panghuling kahon, ilalagay mo ang iyong mga suwestyon para mabigyang lunas o solusyon ang nasabing isyo na iyong inilagay. Para naman mas malinawan kayo, gumawa ako ng isang halimbawa kung sakasakaling ako ang sasagot. Ang pinili ko ay ang paglaganap ng illegal na droga. Okay. Ang sanhi, kahirapan, kasi may mga mag-aaral o may mga tao na pinasok ang pagtutulak ng droga dahil sa kahirapan dahil wala daw trabaho. Kapabayaan ng magulang, impluwensya ng barkada, at korupsyon. Ayan, kasi may mga malalaking opisyal din na nasa gobyerno na kasangkot sa illegal na kalakalan ng droga. Pwede rin sabihin na ang iyong naging epekto sa ating pamayanan ay kahirapan, paglaganap ng krimen, syempre, panganib sa kaligtasan dahil napapabalita na noong laganap pa ang droga dito sa ating bansa, halos araw-araw, gabi-gabi, may na-hold up, may nare-rape, may nakikidnap, may namamatay. At syempre, dahil ito ay droga na ini-intake ng katawan, ito ay nagdudulot ng mga problema sa kalusugan, lalong-lalo na sa isip. So, maglalagay din ako dito ng mga question. Una, pagsupil sa mga opisyal na nakikinabang sa droga. Yan dapat yung inuuna. Pangalawa, mahigpit at patas na pagpapatupad ng batas. Ayan. Ang mga inilagay ko rito ay base lamang sa sarili kong opinion. At ang ilalagay nyo rin dito ay base rin sa inyong sariling opinion. Huwag kayong mag-alala, walang maituturing na mali rito, basta't ang inyong sagot ay mananatili lamang sa kontekstong sakop ng ating aralin. Dadako naman tayo sa gawain 14 mula sa media. Sabi rito, kumuha ng kontemporaryong issue mula sa iba't ibang uri ng media at sagutin ang mga sumusunod na paprosesong tanong gamit ang sariling sagutang papel. Sige. Merong nakalagay dyan sa inyong self-learning module na print, visual, at online. Unahin natin yung print. Ayan. Kukuha ka lang ng headline mula sa newspaper, pahayagan, o periodiko. Ayan. So, isusulat mo lang sa katabi ng salitang print ang headline ng issue na iyong nakuha o nakita mula sa newspaper, periodiko, o sa kahit anumang pahayagan. Maglagay lamang ng isa. Sunod, visual. Sabihin ng visual, mata, nakikita ng ating mga mata. Ito ay issue mula sa balitang napanood sa telebisyon o sa kahit anumang sanggunian na nakikita ng iyong mata.
maglagay kayo ng headline o issue na inyong napanood. Mahalaga rin na ilagay na rin ninyo kung saan ninyo nakuha ang inyong issue inilagay. Halimbawa, pagtaas ng bilihin, TV Patrol. Pagbaba ng kalidad ng trabaho, 24 oras. Ilagay nyo lang yan dyan para medyo mas credible ang inyong sagot. Sunod naman, online. Ito ang pinakamadali sa tingin ko sa inyo. Issue mula sa social media, website, blog, kayo nang bahala dyan. Ayan. So, sabihin nyo lang kung saan ang particular na website, sa anong particular na Facebook page or Twitter page na nanggaling ang inyong issue. Ganyan lang po kadali ang pagsagot sa gawain na yan. Subalit, ang paggawa ng gawain 14 ay meron pang isang pangalawang bahagi. Ito ay ang pagsagot sa pamprosesong tanong na ito. Sabi sa unang katanungan, sa tingin mo, alin ang mas madaling pagkuhanan ng issue? Bakit? So, para masagot nyo yan, alin ba sa mga sumusunod ang mas madaling pagkuhanan ng issue? Para ba sa iyo, mas madali kang kumuha sa print, visual, o online? So, mamimili ka ilalagay mo kung alin dyan. Tapos, bakit napakadali para sa iyong pagkuhanan ng issue ang napili mong uri? So, ilalagay mo ang mga rason, bakit madali kang nakuha ng ganito sa print, visual, or online? Dahil ba ugali mo ng manood ng telebisyon, palabasa ka ng diaryo, may sarili kang Facebook account? Depende na yan kung paano mo ilalahan. Pangalawang bilang, ano ang naitutulong sa iyo ng mga pinagkukunan natin ng issue? Para masagot mo ito, maaari mong ilahad, ipaliwanag ang mga mabuting dulot nito. Pwede rin ilahad mo ang paraan kung paano ka natulungan nito. Does the issue made you aware? Naging mulat ka ba? Para sa mga bagay-bagay na dapat mong gawin para maiwasan ang issue ito? Gusto mo bang makatulong? Kaya mo gustong mag-aral ng contemporary issue? Kaya mo gustong matuto sa contemporary issue? Ganon? So, depende na yan sa'yo. Pangatlong bilang, ano ang kahalagahan ng pagiging mulat sa mga kontemporaryong issue? Yan. Parang binabalik-balik na itong tanong na ito eh. Nabanggit ko na ito sa mga dati pa nating gawain na aking inilahad sa mga previous na video tutorial. So, para masagot yan, ganito, paano nakaka-apekto sa iyo ang pagiging mulat or aware sa mga kontemporaryong issue? Paki-correct lang po yan na issue. Then, maaaring maglahat ng halimbawa o sitwasyon. Ayan, para mas madali sa inyo ang pagsagot dyan, pwede kayong maglagay ng isang kahalintulad or isang sitwasyon. So, ayan, para masagot nyo ang tatlong pamprosesong tanong na iyan. Once again, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification button para sa channel na ito. Nang sa ganon ay manatili kayong updated sa mga susunod pang video tutorials para sa kontemporaryong issue. Ngayon naman, punta tayo dito sa isa-isip. Ayan. So, sabi rito, binabati kita, narating mo na ang bahaging ito ng iyong module. Ibig sabihin, malapit mo na itong matapos. Sa bahaging ito, kailangan mong patunayan na nauunawaan or naunawaan mo na ang mga konsepto at mga kaalamang dapat maikintal sa isipan mo na layunin ng module na ito. Tapusin ang mga nakalaang gawain. Kayang-kaya mo talaga. Kayang-kaya nyo ito. Kayang-kaya nyo dahil ginagabayan kayo ng ating video tutorial na ito. So, gawain 15 na tayo. Tandaan mo. Dugtungan mo lang ang mga sumusunod na kaisipan. Ilagay ang sagot sa hiwalay na papel. So, sa mga nagsasagot ng kanilang self-learning module, maaari nyo lang dugtungan ng sagot dyan sa mismong self-learning module na hawak ninyo. Una, ang kontemporaryong issue ay... So, balikan nyo lang ang kahulugan ng kontemporaryong issue at subukan yung dugtungan yan gamit ang inyong sariling pagkakaintindi patungkol sa kahulugan ng kontemporaryong issue. Pangalawang bilang, ang mga uri ng kontemporaryong issue ay ano-ano nga ba ang mga uri ng kontemporaryong issue? So, balikan nyo lang ang mga nakaraang tutorials natin. Nang sa ganun ay masagutan nyo ang pangalawang bilang. Sa pangatlo, sa pagsusuri ng kontemporaryong issue, kinakailangan ang mga kasanayang para masagot ito, balikan mo ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Pang-apat, mahalagang pag-aralan ang kontemporaryong issue upang
Balikan mo muli ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong isyu. Tiyak doon ka makakakuha ng magandang sagot para sa pangatlo at pang-apat na bilang na ito. Ayan, sigurado naman o sigurado na ako ngayon na meron na kayong ideya kung paano ninyo sasagutan ang pangatlo at pang-apat na bilang. Punta naman tayo dito sa isagawa. Sabi rito ngayong lubos na ang inyong kaalaman tungkol sa mga uri at kahalagahan ng kontemporaryong isyu, sa bahagi ito ng aralin na iyong isagawa ang mga natutuhan sa pang-araw-araw na buhay. Itams, ang kontemporaryong isyu pala ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga paksang iyong natutuhan sa iyong buhay? Bilang ba isang mag-aaral, may bahagi kang ginagampanan sa pagharap sa mga kinakaharap na kontemporaryong isyu at kung papaano ito masosolusyonan. Inaasahan kong magagawa mo ng maayos ang susunod na gawain. So tingnan natin kung ano ba ang susunod na gawain. Ayan, mulat sa katotohanan. Magbigay ng mga kontemporaryong isyong kinakaharap ng ating bansa sa ngayon at ibigay ang kahalaga nito sa iyong buhay bilang isang mag-aaral na mulat sa katotohanan. So ang kontemporaryong isyo pala ay nagpapamulat sa ating katotohanan, sa totoong buhay, sa realidad. Ngayon, tignan ninyo sa unang hanay nariyan ang uri, pangkalusugan, pangkalakalan, panlipunan, at pangkapaligiran. Sunod na hanay naman, ang kontemporaryong isyo. At panghuli ay ang kahalagahan. Naglagay ako rito ng mga isyong maaaring magsilbing magbigay sa iyo ng ideya kung paano sagutin ang mga sumusunod. Again, ang mga examples na aking ilalagay ay hindi nyo na po pwedeng gamitin bilang sagot. Sa uri naman ng pangkalusugan, inilagay ko ang issue ng korupsyon sa PhilHealth. Uy, sikat yan ngayon. Kahalagahan! Ano kaya? Mahalaga ang PhilHealth para sa pangkalusugang serbisyo ng ordinaryong Pilipino. Isipin nyo na lang, gaano kalaki ang perang nawala sa PhilHealth at ilang Pilipino kayang nagkakasakit ang matutulungan sana nito. Sunod, pangkalakalan. Presyo ng gasolina, tataas na naman. Ayan, nagbigla na naman siyang nag-autocorrect. So, naapektuhan nito ang presyo ng mga bilihin na gumagamit ng gasolina sa produksyon. So, yan ang example ko para sa pangkalakalan. Sa panlipunan naman, dumarami ang mga taong nawawala ng trabaho. O, yan. Gaano nga ba kahalaga ang trabaho? Mahalaga ang trabaho para sa mga Pilipino dahil dito kumukuha ng patusto sa kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Yan. Pangkapaligiran, illegal logging o ang illegal na pagpuputol ng mga punong kahoy. Ito ang siyang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha at landslide sa mababang lugar. Dapat pangalagaan ang ating mga puno para makaiwas sa anumang sakuna. Ayan. So, mga example lamang yan. Kaya kung napakarami ng kontemporaryong isyu, pwede nyo ring balikan ang mga nakaraang videos. May mga nabanggit din doon na mga kontemporaryong isyu. Kayo na mismo ang maglagay kung saang uri ba ito na babagay. At kayo na rin ang mag-isip kung bakit nga ba mahalaga ito. Yan, punta na tayo sa susunod. So dito naman, gawain 17, ipahayag sa bawat letra. May kahalagahan ba sa iyong buhay ang pagiging mulat sa kontemporaryong isyu? Mulat means aware. Paano mo magagamit ang iyong kaalaman sa iyong buhay? Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagbuo ng acrostic. So acrostic naman yung gagawin natin dito. Gamit ang salitang kontemporaryo. Gumamit ng sariling sagutang papel. Pwede nyo na rin isulat dito dire-diretso ang inyong sagot. So, ang kontemporaryo, salitang kontemporaryo, ang bawat salita o ang sagot ninyo ay dapat, ang inyong salita o kataga ay dapat magsisimula sa mga titik ng kontemporaryo. Halimbawa, ito. K for kaalaman. Pinaliwanag ko lang, malaking tulong ang may kaalaman upang makatulong sa paglutas ng isang issue. Ayan. So, kayo na bahala dumugtong o mag-isip ng kung ano paman. Again, malaya kayong gumamit dito ng inyong sariling opinion o ng inyong sariling kaisipan o konteksto. Basta siguraduhin lamang na ang inyong mga sagot ay saklaw o sakop ng ating aralin. Sunod naman, ito na ang ating tayahin. So, ito na ang ating summary examination. So, summative test. Gagawin nyo lang dito ay basahin yung maigi ang mga katanungan at piliin lamang o bilugan lamang ang titik ng tamang sagot.
para naman sa mga bilang na nangangailangan ng isang ng kataga o buong salita, maaari niyong isulat ang sagot sa mismong tapat o katabi ng bawat bilang. Ayan. So, 15 puntos po ito. At ito naman ang panghuling gawain. Gawain 19. Ako ay kabahagi. Napakadali. Marami na tayong issue na natalakay. So, mag-iisip lamang kayo ng issue na sa tingin ninyo ay talagang malapit sa inyong puso at sa tingin nyo eh may magagawa kayong malaki o may contribute para masolusyon ito. So halimbawa, ito lang sa akin ha, kahirapan. So ang solusyon, edukasyon ang isa sa mga paraan upang malunasan ang kahirapan. Dahil kapag nakapagtapos ang isang mag-aaral, magkakaroon ito ng maayos na trabaho at mabibigyan nito ng maayos na buhay ang kanyang magiging pamilya. Ayan. So, yan ay ang aking example or halimbawa kung paano sagutan ang gawain 19. Okay, so I guess ito na yung panghuli nating activity. Sana naway nag-enjoy kayo sa ating self-learning module para sa kontemporaryong issue, module 1 para sa unang markahan. So muli, huwag kalimutan na mag-subscribe at hit the notification button para sa ating channel nang sa ganun ay maging updated kayo sa mga susunod pa nating video tutorial. Marami pong salamat, mag-ingat po tayong lahat at magandang araw. Ngayon naman sa pagpapatuloy,